Hi, Good morning. good morning po, or good afternoon, or good evening po sa lahat ng mga nanonood o nag-watch sa video na ito, kung saan man kayo naroon ngayon, nawa God bless you always. At ngayon, ang gagawin po natin, pagpatuloy po natin yung ating talakayan about sa word na one sa Old Testament. So alam po natin na sa series ko po na once, na-tackle ko na po yung Deuteronomy 6:4 at ang nakalagay po doon is, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. So, ang nag-focus po tayo sa ibig sabihin sa original na lingwahe na Hebrew about sa meaning na one na translation na English. Kasi nga, ang one ay hindi Hebrew, bagkus English. So, kailangan natin, bago na transfer ang scripture o ang Hebrew sa English, dapat alamin muna natin ito kung paano ginamit ang one na English na ito, bago nila na translate sa English, paano ito ginamit sa original na lingwahe, which is ang Hebrew. Kasi nga, ang Biblia nga natin, tulad na sabi ko sa first, sa naunang video nito, about sa Old Testament na one, na Hebrew ang Old Testament at Greek ang New Testament. So ngayon po, i-continue ko po yung ipapakita ko po yung ano, yung iba pang ibig sabihin na one sa Old Testament. So magsi-share screen po ako ulit para ma-visualize nyo po yung aking gagawin o yung aking ginagawa. So, share screen. Ayan po, ito po yung nauna po nating video sa Old Testament. So alam po natin na ang one po na ito ay Akkad po. Kasi ang sabi ito, Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one, which is in Deuteronomy 6:4. Tingnan natin yung form ho ha, ng one sa Old Testament. Ito po yun. Ito po. So, ang nakalagay po dyan, Akkad. So, ibig sabihin, yan po yung ibig sabihin na one sa yung translation niya into English. Ito po yung kanyang form. So, ano po bang ibig sabihin yung one na yan? Malalaman po natin sa context po, ayon po sa paggamit na lingwahe. So, ang ginawa ko po, naghanap po ako ng salitang one sa Hebrew at kinumpara ko po siya sa Deuteronomy 6:4 para maintindihan po natin sa context kung ano po ba talaga itong ibig sabihin ng one na ito. Kasi tulad ng sabi ko, hindi po ako marunong mag-Hebrew, hindi po ako marunong mag-Greek, pero ang ginagawa ko ay ang alamin kung anong tema ang one. So, ito po yun sa Genesis 2:24. Ang sabi po dyan, one. Hanapin natin ha. Nasaan po ba yung salitang one? Kasi dun po tayo nakafocus sa word na one. So, ito po ang nakalagay din po, Akkad. Ngayon, alamin natin kung ano ang concept, kung ano ang inire-revealed, kung anong klaseng one ang ginagamit dito. So, sa translation sa English, ang sinasabi, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. So, ibig sabihin, mag-asawa sila, kailangan silang magkasama. Aalis sila sa kanilang mga magulang at magsama silang dalawa, ang husband at saka yung wife. And they shall become one flesh. Tulad na sabi ko noong unang video ko, na pag one flesh ba ang mag-asawa, ay isang katawan ba ang dapat isipin natin? Hindi. Dalawang katawan pa rin, pero iisa sila kasi nga mag-asawa sila. So ngayon, yan yung ibig sabihin ng Akkad. So therefore, sa Deuteronomy 6:4, ang Akkad na to, ang Lord na ito, ang God na ito, the Lord our God, the Lord is one. So here Israel, the Lord our God, the Lord is one. So the Lord, this the Lord and the Lord our God
is one. So the Lord and our, the Lord our God, the Lord is one. So sinasabi dito na itong si the Lord na to ay ang itong God na to, the Lord our God, then the Lord is one. So ito ha, tandaan ha, the Lord our God, so itong the Lord na to is God, tapos comma, the Lord is one. So ibig sabihin, ang one na ito is united with another person or sa isang katawan. Ang isang katawan na ito na sabing the Lord, isang katawan, na itong the Lord na ito, our God, Diyos natin, at itong the Lord na ito ay one. So, kaya unified one po sila, meaning plurality of one, which is a God. So, nakita po natin ang ibig sabihin sa Genesis 2:24. So, ngayon po, ito po yung ibig sabihin ng ekad at saka yung yakid. Ito po, ang term or ang term or salita, kahulugan ng kahulugan o talata at ang paggamit nito. So, itong ekad na to, plurality of one. Nakita na po natin yung unified one sa Genesis 2:24 at Deuteronomy 6:4. Yan po yung tinakil natin. Di ba ho? So, ang absolute numeric one ay ang Ezekiel 33:24. So, i-post nyo po muna itong video na to at basahin nyo po ang Ezekiel 33:24 kung pareho ba na pagka-impasis o pagkahayag sa 1 sa Deuteronomy 6:4 at saka Genesis 2:24. So, kung ito ang sinabi nito, ito ay plurality kasi nga nasa ekad din siya. So, ito yung mga verse na plurality of one. Itong mga ito, yung one na iyan, yung absolute numeric one na yan, sa Genesis 33:24, ginagamit iyon sa kaisahan sa kaisahan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabing isa, the plurality of one, ito numeric one, kasi nga, ang ibig sabihin sa Ezekiel 33:24, kung sino yung pinatutungkulan niya. Kapag sinabing Diyos, ibig sabihin iisang Diyos. So ang Diyos, iisang Diyos na to, yun ang tinutukoy. Ginagamit iyon sa kaisahan ng Diyos. Ang itong yakid naman, which is ito yung Hebrew na sulat, ito yung ekad, ganito yung form ng ekad sa Old Testament, ito yung absolute one. Yung absolute one na yan, yan yung hinahalimbawa ko na isang chopstick. So, isa lang yan. Pag sinabi kong dalawang chopstick, so pair na yon. Pero pag sinabi kong pair, one, may sinasabi akong one, di ba? One pair. So, ibig sabihin, hindi lang isang stick yun, but dalawa. Hindi sila naging isa na isa talaga. Dalawa pa rin siya. Pero sinabi ko one. So, ganung mga konsepto po. Pero itong sinasabi, ang absolute numeric one, ang Judges 11:34, sinasabi nito, when Jehoshaphat came to his house at Mizpah, there was his daughter coming out to meet him with timbrels and dancing, and she was his only child. So, only child. So, wala siyang ibang anak. Ang konsepto ay isa lang talaga. Isa lang talaga. Yung anak nila, isa lang. Beside her, he had neither son nor daughter. So, wala siyang, Jehoshaphat. When Jephath came to his house at Mizpah, so, itong si Jephath na to, wala talaga siyang anak na iba, kundi ito lang isang girl na to. Ang ginagamit din yun sa kaisahan ng Diyos. Kasi nga, di ba, nirefer ito sa only child.
Napapansin niyo yun kapag pagpatungkol sa tao, kahit na sinasabing yakid, okay? Yakid. Pag depende sa concept, paano mo binasa ang talata. So, sinasabi din ito patungkol sa kaisahan ng Diyos. Pero tingnan natin yung yakid na ang ginagamit is plurality of one. Katulad nitong Deuteronomy, ginagamit din sa kaisahan ng Diyos. Kasi pag sinasabi natin Diyos, ito yung divine existence, divine existence, isa lang, isa. Pero pagdating sa alamin natin kung sino yung divine, according sa Biblia, nandun po yung Ama, sa nandun din po yung Anak sa New Testament, nandun din po yung Banal na Espiritu. So ang kaisahan na ito na Diyos na existence na to ay mayroong tatlong persona. Kung ayaw niyo pong tanggapin iyan, hindi niyo po mauunawaan ang Biblia sa Old Testament and sa New Testament. Ang Biblia po ang siyang authority declaration about God. Ganun din po ang human. Ang human ay isa lang ang existence ng human, pero ilang persona. Ikaw human ako, ako'y human ako, hindi ako animals, pareho tayong human. Oh, sasabihin natin, si Jesus at saka ang Father, pareho din God. But it doesn't mean dalawa ang Diyos. Ikaw at saka ako, human. But it doesn't mean na dalawa ang human. Isa lang ang human existence. Yung kahayagan ng tao ay isa lang, yung being, isa lang. Pero maraming persona. So yan po, kung meron po kayong natutunan, please comment po kayo sa baba. Ang gusto ko po discussion, hindi po debate. Wag niyo po akong wag niyo pong kung magko-comment po kayo sa baba, wag niyo pong tag nito tirahin yung belief ng tao. Bagkus mag-obserba po kayo sa passages na binigay ko sa inyo at doon po yun po yung i-reason natin kung ano ang pagkakaintindi niyo sa passage. Yun po, hindi kung ano yung belief ko, bagkus kung ano yung nakasaad sa passage. Sana naintindihan. So, yun. Kung na-bless ka sa video na ito, pakishare po to sa iba at watch this video and also subscribe. Click this and then subscribe. And also the end cards that appears in my head here. So, before the video, it appears. So, yun. Hanggang sa muli po at nawa na-bless kayo. Have a blessed day. Bye!